Sir, di po ako ganyan, sir. Patas ako kalaban, sir. Kahit piso, wala ako inapakan tao magkapera. Matulungin akong tao. Maawain akong tao. Tumakbo kang presidente. Tandaan mo, sir. Pera, makikita mo lang. Pero ang tiwala ng isang tao, hindi na. Abay, ba't hindi nga? Akalalam ko gaano kahirap kumita ng pera. Naranasan ko yan dati bago ako nagsukses sa buhay. Nakakayak. Kaya nga tumutulong ako sa iba, nangangailang. Di ako kuripot na tao, sir. Kaya favor ko lang sa iyo, transfer 35K mo para total reservation mo 50K, para 50K na lang balance mo. Tumutulong siya, pero kailangan niya ng 35K. Okay na, bishit. Sir, ito na. Matindi to, guys. Ito yung matindi pa, guys, ha. Hindi pa nakontento sa 50. Nakakalungkot na pangyayari, guys, dahil isang seaman na isa nating viewer na-scam worth 50,000 pesos. So, last time, guys, gumawa tayo ng video about to sa mga seller sa Facebook na nagbebenta ng sobrang murang mga sasakyan para maakit kayo, tapos manghihingi sila ng reservation. So, ito nakakalungkot kasi si Sir, hindi lang bariya yung nakuha sa kanya. Napakalaki, guys. 50,000 pesos. So, ito, share ko sa inyo kung paano nangyari, ha. I-hide na lang natin yung identity ni Sir kasi hindi daw alam ng family niya. Kahit gusto niyang i-reklamo or i-demanda yung ng scam sa kanya, parang palilipasin na lang ni Sir kasi nga ayaw niyang malaman ng family niya. So, kahit ako siguro sa sitwasyon ni Sir, ganon din yung mararamdaman ko. So, eto, para na lang wala na maulit, hindi na mangyari. Kasi, nakakalungkot eh. Yung conversation kasi nila talaga, guys, masyadong, tawag dito. Kung kayo man siguro, nasa ibang bansa kayo, tapos ganon kamura. Ewan ko na lang. Baka kayo maloko rin. Kaya, eto, warning na lang. I-play na lang natin. Kasi, video yung sinend sa atin na conversation ni Bossing. For sale, 550,000 cash buyer. 50K all-in DP for financing 2020 Mitsubishi Montero Sport GT 4x2. Imagine, guys, a 2020 Montero Sport GT 4x2 for only 550,000. Ako pa lang, ha. I will tell everyone, scam to. Why? Magkano ba ang 2020 Montero Sport GT sa marketplace? Alam ko nagre-range pa to ng mga nasa 1.2M. So, sinong matinong seller ang magbebenta ng Montero Sport GT mo for the price of 550,000 pesos? Para ka lang nagbebenta ng isang 2012 na Montero GLS. Ganyan lang ang presyuhan. Montero GLS. Tapos 50K all-in DP. Financing. 50K all-in na all-in. Okay. So, hindi na, skip na natin itong full detail ng car. Tapos, reason for selling. Extra car. Not using anymore. Tapos ito, medyo magugulat kayo sa monthly amortization nila. Monthly amortization, 4 years to pay 12,500. Imagine niyo, guys, 12,500 na monthly amortization. Ba, napakamura. Napakamura para sa isang Montero GT, di ba? Tapos ito, tuloy natin sa bandang baba. Bakit daw mura? Wait lang, ah. The car is given by the client of my husband. Abogado po siya. So, abogado daw yung husband niya. So, we sold it low since wala din po kami ni piso nilabas pagbili ng cash and extra car lang po talaga. O, diba? So, binigay lang daw kasi yung car kaya binibenta na nila ng sobrang mura tas abogado daw yung husband niya. Ngayon, eto pa. Anong finance company? Wala po third party. As long as willing to take our car and can pay monthly with the requirements posted, then we can approve directly only one day. So, ibig sabihin, walang banko or financing company na involved. Parang i-installment mo sa kanila directly. Okay? Kaya ganun daw kababa. 12, imagine 12,500 for 4 years to pay. So, magkano lang papatak yung car mo? Diba? Yan. Ito. When can view? Per sked tayo po, ha? If measure taker na, will priority. It doesn't matter cash or financing po. When can view per sked po tayo? Diyan na kasi nagsisimula yan. When can view per sked po tayo? So, usually, yung mga ganyan nagpapasked, sir, reservation muna. Kung sino unang magpa-reserve siya po yung makakapag-sked.
Feeling ko ganyan yung mga combo eh. Again, no issue owner here. Okay? Viewing schedule. Okay? May 11, 2024. May 16 pa lang ngayon. 4 PM. Residence Alabang Hills. Okay, as of now, entertaining po ako. If may mag-confirm to hold as sold, wala na din po for viewing. As of now, number 14 ka po sa list for viewing. But then, if may pa-hold na as sold with DP, good as sold na sa... Okay, yeah, ito na. Ito na yung matinding banat dyan, mga bossing. But then, if pa-hold na as sold with DP, good as sold na sa kanila, wala nang viewing later. So, kung ibig sabihin, guys... Lahat ng for viewing, ika-cancel ni seller kuno basta mag-DP ka na. So, magkano ba yung hiningi niyang DP? Diba kanina sabi niya, DP is 50,000 pesos. Bank transfer, reservation fee para ma-hold as sold para priority ka. Refundable and deducted na sa price. So, ito yung pinakita niya. Wow, may picture pa yung Montero and may plate number pa. So, hindi ko alam kung legit to. Kung sino man po yung may-ari ng Montero na to, pasensya na, mukhang nagamit yung car nyo for scamming. Okay? OFW. Kaya ako po hindi na hinide to dahil, syempre, kung yung scammer nga, ginamit yung picture nyo eh. Okay? OFW po ako. Ako na po sana bibili ng Montero nyo if not yet sold. Di pa na sold. Bank transfer reservation fee para ma-hold as sold. How? 15K reservation fee. Aba, medyo may discount yung reservation fee para ma-hold. 15K lang naman daw. Okay, para ma-priority kita. 15K reservation fee, sir. Para ma-hold, ma-priority kita. Don't worry, reservation fee is refundable and deductible na yan sa price. Refundable if ever di ka tutuloy sa unit. Deduct na sa price if tutuloy ka. Okay. Okay, so dito magpapakita si seller ng bank account niya and then full name niya. So, hindi tsaka ng ID. So, I will choose to cut itong portion na to kasi hindi ko alam kung ito yung proper name and proper IDs. Okay? So, ayokong ako pa yung malagay sa alanganin. Pero, I will cut this video na lang. Pero, ingat na lang po, ha? Ito, dito na ako pwede mag-continue. Sabi, wait ko po resibo. Konting idea doon sa ano, sa huling usapan nila. Process ko lang po. Pwede din ba paki-screenshot ng ID nyo if you may? Yes, driving po ako puntang bahay. Tapos, nagpakita ng ORC art dito. I don't know kung pwede ko itong ikat. Kailangan ko itong ikat, ha? Di, tatago ko lang yung ORC art. Pati ID pala nandito. Yan. ID and papers ng sasakyan. Pinakita. Basta guys, hindi ko pwede pakita, ha? Meron kasing rules si Facebook and YouTube regarding IDs, identities, and documents. So, bawal po talaga. Pasensya na po. ID and papers na sakyan, pa-screenshot po ako, resibo po. Okay na po ba, sir? Para ma-mark as sold ko na po. Process ko lang. Si sir ngayon, nagtiwala kasi nasenda na siya ng picture ng ID. Ewan ko kung totoong seller yun, ha? Tapos pati ORCR. Pero guys, ha, tinitignan ko kasi yung CR, pati yung ID na pinakita. Yung CR, kung sino yung nakapangalan, yun din yung ID. Yun din yung ID. So, parang ako, kung ako si Jeep Doctor, ID ko nakalagay sa pangalan ng ID ko is Jeep Doctor, nakalagay din dun sa CR nung documents kasi is Jeep Doctor. So, ikaw maniniwala ka talaga. Maniniwala ka talaga kasi documents, tapos ID niya, talagang ano, prepared si scammer. Mukhang gumawa ng fake ID, gumawa ng fake documents. Okay? Ang pinagtataka ko, GoTime yung kanyang ano account. Hindi ko alam kung paano magpagawa dyan sa GoTime na yan eh. Parang bago yata ang GoTime banking system ni Robinson yung GoTime na yan. O hindi ba ganun kahigpit nang pwedeng makagawa ng fake account sa GoTime. Hindi ko alam eh. Pero, ayan, tuloy na lang natin. Yan. So, eto, kailangan kong i-hide na naman. May kinat na naman akong video kasi nandun naman yung pangalan ni client. Eh, sabi ko nga, i-hide ko na lang din yung pangalan niya dahil yun din yung pakiusap niya. So, na-transfer na niya, worth 15,000. So, yung transfer fee mo po, okay na po ba? Okay na po. Ayan na nga, sinend na nga eh. Meron na nga proof screenshot eh. Dito kasi ko sa barko, baka mahina yung signal ng wifi. Ayan. Try mo po ulit, baka yung balance mo is di na
enough kasi meron yan transfer fee, meron po balance. Okay. Yan. Transfer successful na, sabi ni sir. Tapos sabi naman ni scammer, thank you sir, received na. Saan pwede makita papuntahin ko brother ko? Sa Alabang Hill sir, yan sa address na ID ko. By the way, i-cash mo ba to? True bank to bank transfer po, sabi ni client. Kailan nyo po kunin, sir? 550k cash ko nito sir, minus 15k sir, 535k na lang balance mo. Sir, i-favor ko na lang, ibang transfer mo na lang now ang 35k. Eto na ang matindi. Total reservation is 50k para 500k balance mo. Kasi i-process ko na lang sa name nyo agad para diretso na. Imposible yon guys. Paano niya ipaprocess sa name ni client para diretso na kung si client nasa ibang bansa? Ano ba ang requirements para malipat sa pangalan mo ang isang sasakyan? Kailangan ng pirma mo. Paano ka pipirma kung nasa ibang bansa ka? Okay, nasa barko ka. Pwede yon. Magpiprint ka ng deed of sale sa barko, pipirmahan mo at ipadadala mo through courier yung papel. Hindi pwedeng print out. Bawal kay ano yan, LTO. Bawal. Okay, pipirma ka. Papadala mo. Eh kung nasa barko ka, kanina mo ipapadala sa ibon? Diba? Hindi rin. Kung kailan ka makadaong, tsaka dun ibababa yung mga papel. Hindi yan kagaya ng dati naman sa mga pirata, inilalagay sa ibon yung papel, tapos palilipa rin. Hindi ganun yan. Okay? So, eto na. Tapos, nangulit na siya. Sabi niya, 35k pa, sir. Para sa'yo na. Okay? Okay, papuntahin ko muna kapatid ko to see. Then, usap tayo sa payment dito kasi ako sa barko now. Eh, sarado mo na lang, sir, ang reservation fee para 50k lahat. Sure to buy naman ako, sabi ni client. Kaya nga po, sir, minimum talaga nito, reservation is 50k. Kasi kasama na lahat yan, transfer sa name. Mabuti na nga mga nang ma-process agad para diretso ka nakuha unit. Don't worry sir, matino ako tao. Naging barok si ma'am. Don't worry sir, matino ako tao. You can trust me kahit bigyan pa kita ng previs na tire and mugs. Aba, ng utupa ng previs na tire at mugs. Okay. Ito na yung picture ng Montero GT na napakaganda. Don't worry sir, matino ako tao. Yan, hard-earned money ko po to. Pinaghirapan ko ipunin. If you're joking, wag naman po. Sir, di po ako ganyan, sir. Patas ako kalaban, sir. Kahit piso, wala ako inapakan tao magkapera. Matulungin akong tao. Maawain akong tao. Tumakbo kang presidente. Tandaan mo, sir. Pera, makikita mo lang. Pero ang tiwala ng isang tao, hindi na. Abay, ba't hindi nga? Akal alam ko gaano kahirap. Kahitap. Kahirap kumita ng pera. Karanasan ko yan. Dati, bago ako nag-success sa buhay. Nakakayak. Kaya nga, tumutulong ako sa iba. Nangangailang. Di ako kuripot na tao, sir. Kaya favor ko lang sa'yo. Transfer 35k mo para total reservation mo 50k. Para 50k na lang balance mo. Tumutulong siya. Tumutulong siya. Pero kailangan niya ng 35k. Okay na. Shit. Dito, di po kayo magsisi sa car, sir. Sobrang danda pa. Di masyadong gamit, extra car lang. Okay, sige ma'am, mail kita pag process ko na. Kawawa naman si client. Sige po, wait ko, resibo now. Thanks po, wait. Sige po, wait ko, resibo now. Thanks po, wait po ako, resibo now, 35k. Okay na po ba sir, waiting po ako. Aba, nagmamadali pa, nasa barko yung tao. Ma'am, scammer. Nasa barko yan, wala yung signal. Pahinto-hinto ang signal niyan. Wait lang po, may binigay lang job order sa akin. Waiting po ako. Okay na sir. Ayan, so ang kawawang sir, seaman, ayan po, nag-send na lang ng 35,000, kinat ko na lang sir. Salamat po, when mo balak puntahan sir. Ask ko muna kapatid ko sa availability niya. Nag-drive kasi siya. Ano po contact number nyo para send ko sa kanya? Alabang Hills kayo ma'am, private subdivision po. Paano siya makapasok? Totoo yun. Private subdivision, hindi ka makakapasok dyan. Ayan. Yes, private sir. Kailan mo kunin to? Kasi need ko, kasi pera. May binili ako lupa sa gagawin ko na farm. Mail ko kuya ko, hindi pa nag-reply. Saan ba area mo? Saan location mo, sir? Sir, ito na. Matindi to guys.
Ito yung matindi pa guys ha. Hindi pa nakontento sa 50. Ito ha, saan ba area mo? Saan location mo sir? Sir, need ko kasi pera na kasi meron ako bibilhin farm lot. Kanina sabi niya meron akong gagawin sa binili kong farm lot. Ngayon meron na siyang bibilhin. Ano ba? Binili mo ba? O bibilhin mo pa lang? Okay? Sir, sir, reply po. May binili kasi ako lupa. Ang anak ng ito, need ko kasi pera na kasi meron ako bibilhin farm lot. May bibilhin ka. Pero yung una mong sinabi, may binili kang farm lot, may gagawin ka. Tapos, yung sumunod mong chat, need ko pera kasi may bibili na akong farm lot. Tapos, ilang minuto lang, may binili ka ng farm lot. May binili kasi ako ng lupa, sir. Kaso bayaran na bukas, baka pwede humingi ng favor ulit 20,000. Shit! Kasi idagdag ko sa pambili ng lupa. 20,000 na lang. Alabang ka nakatira. My gas. 20,000. Alabang. Alabang. Kasi idagdag ko sa pambiling lupa. Kami na lang maghatid ng sasakyan sa inyo, sir. Pa-transfer na lang ulit 20,000, sir. Para 70,000 lahat. Deducted na yan sa price. Kami na maghatid sa mamaya sa inyo sa sasakyan. Ng sasakyan. Tapos ayaw niya tumigil. Need ko kasi sir, kasi may bibili na akong lupa. Bibili niya na naman, nabili na niya. Babayaran ko ng cash, kaya favor ako sa iyo, 20,000 lang, shit. Sino maniniwala nakatira ka sa Alabang Hills, 20,000 hindi mo ma-provide kung may bibiling ka mang lupa? Umpog kita sa abs ko eh. Umpog kita, kahit wala akong abs. Sir, favor ako sir. Sir, favor ako, 20,000 sir, kasi meron ako fully paid na farm sir. Please. Sir, binibideo call pa. Kami na lang maghatid sa iyo. Hindi ko alam kung binibideo call niya o napindot lang to. Kami na lang maghatid mamaya sa inyo, sir, para sabay na lang process transfer ni SM, sir. Need ko kasi 20,000, sir. Nakikita niyo dyan, hindi na nakaka-reply si sir. Tapos bigla siya nag-reply. Nakalimit ng 50,000 yung card. Actually, nakalimit naman talaga mga bank transfer. Para sa mga nag-online banking dyan, alam niyo na may limit tayo, not 50,000. Di po yan limit sir, try mo. Abay marunong ka pa. Kaalabang ka nakatira, hindi mo alam na may limit ang banko, 50,000 per day yan ma'am. Huwag mo kaming inaano ma'am. Inaano ka ma'am eh. Try mo 20,000, di po yan limit. Papuntahin ko kuya ko dyan. Late at night na dyan, sleep na din kuya ko eh. Gabi, kung ano na, kasi nung oras na ba usapan nila, kanya may oras eh. Huhu, badly needed ko kasi mamaya sir, 20,000 na lang kulang para ma-fully paid ko yung farm lot. Ikaw na lang pag-asa ko sir. Shit. Kung ako nakatira sa Alabang Hills tapos 20,000 hindi ko ma-provide. Benta mo yung halaman mo. Lahat ng nakatira sa Alabang Hills yung 20,000 kayang-kaya nyo i-provide dyan. Hindi ka titira sa Alabang Hills kung hindi mo kayang i-provide ng 20,000 pesos. Ayaw na mag-send eh. Huhu. Favor sana. Sana po last favor lang po sa akin. Pwede yan, sir. Ang kulit mo, ma'am. Baka may kasama kayo dyan na pwede mag-transfer ang 20,000. Nandamay pa. Nandamay pa. Inais ka muna ng 50 yung C-man. Madadamay pa yung katrabaho. Na meron bang account din? Sobrang need ko kasi please, favor. Di nga ako nakatulog, sir, kasi hinihintay kita. Uy, that's sweet. Di siya nakatulog. Kakahintay. Sir, please reply. Sir, favor lang. Nakalimit ang card. Huwag ka makulit. Yung mga kasamahan niyo, sir, baka mayroon online banking. O, di dalawa pa nais ka mong hinayupak ka. Sila na lang mag-transfer sa akin. Need OTP. Wala sila signal CP. Badly needed ko kasi, sir. Pero feeling ko dito, guys. Si client, si OF, si C-man, kinakabahan na. Sa mga gantong sitwasyon, guys, ha, kahit ako, kakabahan na ako. Why? Palaki na ng palaki yun na ibibigay mo. Hingi na ng hingi yung isa. Badly need. Please lang sir, hope you understand. Same lang din po sa iyo. Gusto mo itong car, same din po sa akin. Gusto ko rin mabili yung farm. Kaya gumagawa ko paraan sa iyo. Hindi daw nakaka-online banking kasama ko. Yung iba, mga kasamahan mo sir, kule. Matindi ang pangangailangan ni ma'am na naka-Alabang Hills. Alabang Hills. Baka meron. Hoo, hope you understand, sir. Please, sir, please, sir, please. Badly need ko talaga. Di nga ako nakatulog. Kaka-wait sa yung sweet. Sir, please, sir, reply. Tuloy-tuloy na natin to. Talagang kinukulit na niya. Tapos, eto na ang matindi.
si client na si o si Seaman na anang bibidyo call. Sir, patay na ilaw, di ko na masagot. Bakit po, na-send na po ba? Woo! Ayaw mo sagutin yung video call. Tapos gusto mo send. Ano yan? Tapos, sir, please, 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 sir, body need, sir, reply naman po kayo. Sir, please reply, sir, kaya po matulog ako. Sir. Kunyari nag-video call, mabilis lang yan. Hindi yan yung nag-video call ka. Kahit sino, pipindutin mo lang yung video call, tapos cancel mo agad. Parang kunyari nag-bini-video call mo siya. Tapos ngayon si client, nagbi-video call na. Bini-video call na niya. Connecting po kayo, sir. Sir, please reply naman po. Tapos bumi-video call. Nag-wait ako 20K, please. Sir, chat lang po. Connecting ka. Sir, nag-wait pa ako sa 20K, please reply. Bini-video call siya ng bini-video call ni client. Ayaw sagutin. Wala kang internet connection. Kanina, pinagpipilitan mong mag-send sa'yo. Sinasabi ni client na ang hina ng signal niya, ngayong bumibideo call siya sa'yo, sasabihin mo wala kang internet connection. Diba? Sir, waiting ako 20K. Try mo send, sir. Okay na, sir. Okay na po ba, sir. Ayan. Nag-try pa ng kunyari ng video call. And, actually guys, ito na yung, wait, na-try ko na ayaw yan. Sleep na ako, pagod sa work, sobra init. Okay na po ba, sir? Na-send na po ba, sir? Nag-message po sa... Nag-message husband ko sa inyo, sir. Doon na lang tayo mag-chat. Pa-check muna, sir. Kasi restriction account ko kasi. Sir, nag-message... Ito na. Restricted na daw yung account niya. Okay. So, eto guys. Tapos nag-message na sa akin si OFW net, ay si Seaman. Ayun na nga. At nakuwanan siya ng tumataginting na 50,000 pesos. Okay? So, lagi ko sinasabi sa inyo mga bossing, wag na wag po kayong masisilaw sa sobrang babang unit. Marami po talagang mang-aalok sa inyo yan ng sobrang babang unit. And yun yung gagamitin nila para ma-attract kayo. Tapos, madali na kasi magpagawa ngayon ng peking documents, peking ID, diba? Tapos, yung go time, hindi ko alam kung ganun ba sila kahigpit para makagawa ka ng op ng transactions mo. Okay? Hindi ko alam kung ganun sila kahigpit. Mamaya, isang valid ID lang or kahit na hindi valid ID, mamaya isang ID na peke lang makakagawa ka ng account mo. So, hindi ko alam ha. Hindi ako familiar sa GoTime. Pero, guys, ingatan nyo naman po ang pera ninyo. Wag na wag po, please, wag na wag po kayo magpapadala ng pera sa taong hindi nyo talaga kilala. Okay, may naging client ako dati sa Australia. Naghanap siya ng Fortuner dito. So, nakahanap kami ng worth 1.7M na Fortuner. Siya, buong tiwala niyang pinadala sa akin yung pera. Yes, why? Ilang taon nyo nang nakikita yung pagbumuka ko? Okay? Ilang taon nyo nang nakikita pakalat-kalat yung mukha ko sa internet? Okay? So, kapag kayo in-scam ko, kayang-kaya nyo ako ipakulong. Pero hindi ko ginagawa. Malaki na halaga or maliit na halaga, hindi ko ginagawa. Bakit? Kasi nga, alam ko kung gaano nyo kalaki yung pinaghirapan ang pera na yan. Ngayon, hindi ko po sinasabing sa akin kayo magpabili. Marami pong seller dyan na matitino. Pero, wag na wag po kayo magpapadala ng pera pag hindi nyo po kilala yung seller. Meron po kayong kamag-anakan dito kung isusupresan nyo man yung asawa ninyo, yung magulang ninyo. Meron pa kayong kapatid dyan na pwede nyong kontsabahin. Tol! Puntahan mo nga muna to kung legit. O kaya, yung kaibigan mo, pre, please naman, susurpresahin ko si misis. Pakitignan naman tong sasakyan na to kung legit. Kasi sobrang mura. Huwag na huwag kayo magpapadala, sir. Hindi totoo na i-reserve sa inyo yung sasakyan. Pag kayo na yung nag-reserve, hindi totoo yan, sir. Ini-scam lang po kayo. Okay, paalala po. Sana po sa nangyari dito kay Sir Seaman, maging paalala po to sa lahat. Nakakalungkot po.